So hello guys, welcome back to my channel. This is Mark Time. Ngayon po, gusto natin mag-level up sa ating game ng pag-vlogging. So, kailangan natin mag-upgrade ng mga ginagamit natin for vlogging. Yung vlog natin ngayon is tungkol sa Floodlight. Floodlight, usually ginagamit siya outdoor. Siya yung nagpapaganda ng mga building. Yung kagaya nito guys. Yan. Yung building na iba-ibang kulay. So gagamitin natin to para ma-achieve natin yung mga background ng mga YouTuber na sikat na ngayon at napakaganda ng background nila. Plain color lang yung background nila pero napapaganda ito ng floodlight. So ito na yung floodlight guys. Papakita ko sa inyo ang aking biniling floodlight. Yan, nakabox pa. Yan guys. So ito yung floodlight na binili natin. Lalagay ko yung link sa baba kung saan ko nabili iyon. Ipindutin nyo lang yung link na yon, mapupunta na agad kayo doon sa shop ng binilhan ko nitong floodlight. So napakaganda nito guys. So, ngayon guys, itong floodlight kasi nabili ko siya ng walang saksakan. Siya wala siyang plug. Plug ba tawag doon? So ito lang siya guys. Tapos wala siyang plug. Kaya ko siya kinirecommend sa inyo at kaya ko siya ginawa ng vlog kasi napakamura niya compare sa mga ibang product na floodlight. Lalong-lalo na sa mga store na binibili ng mga electrical equipment, napakamahal. Merong nasa 1,000 plus, 3,000, 5,000, meron pang 16,000. Napaka-professional na siguro nun guys. So pero dahil tayo nag-uumpisa pa lang sa vlogging, naghanap tayo ng kakayanin lang ng ating budget. Affordable lang to guys. This is only 350 pesos. Kung hindi ako nagkakamali, check nyo lang sa link. At yun nga lang, wala siyang saksakan. So kailangan mo pa siyang bilhan ng saksakan. So, tsaneng, yan. At ng cord. Kukunin ko na pala yung cord. So ito guys, kailangan natin ito. Pumunta lang kayo doon, magpatulong kayo sa nag-assist doon sa store. Yung brand niya is Spell Dodge. Ito siya guys, Spell Dodge. 2 meters yung binili ko para taong-tama lang yung haba niya papuntang saksakan. So maganda rin yung quality ng cord na to kasi makapal para iwas tayo sa sunog. Kailangan natin ito, saksakan ito ng cord para i-connect sa ating floodlight. Siya yung gumagawa ng effect na ganito guys. Papakita ko sa inyo. Yan, yung mga ganyang effect guys. Tapos may kasama siyang remote. Yan. Okay. Sa remote may off and on. Tapos may increase brightness at saka may decrease brightness. Bababaan. W, white light. Lahat ng ilaw niyan bukas. Kasi diba yung white is combination of all the colors. Then, RGB pala to guys ha. Nakalimutan ko sabihin. Yan yung nag-iiba-iba yung kulay niya guys. Hindi lang siya plain white. So, pwede mo siyang gawing red, green, and blue. So, kapag gusto mo ng mga light colors, pwede mo pinindot yung yellow. So, kapag pinindot mo yung yellow, naka-open yung, I think, yung green at saka yung red. So, itong tatlong color is basic color natin. Na pag pinagsama mo, is magkakaroon ng iba't ibang kulay. So, ayan, dami nating kulay guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 colors. So, yung main colors niya, 12, 13, 14, 15. Then, yung white. So, meron din siyang mode ng ilaw. Meron siyang smooth, fade, strobe, and flash. Yung flash, yung mabilis. Ipapakita ko na lang sa inyo yung ano na to. Hindi ko masyadong ma-explain. Dapat natin ipakita kung ano yung ginagawa nitong guys. Paano na nga ba gawin yung saksakan? Kung paano ikabit, tuturuan ko kayo guys. Yung kailangan nating gamit para gawin yon ay electrical tape, of course, and cutter. Cutter yung ginamit ko guys kasi wala akong flies dito sa bahay. Gagamitin natin yung cutter na to sa pag-peel nito. Babalatan natin ito guys. At of course, yung binalatan natin, kailangan din natin balutin para hindi magka-short circuit. So, kailangan nito ng, yan, kailangan din natin yan, guys. And, una natin gagawin ay, ang kanya dito, yan, ikakabit natin siya, guys. So, nakikita nyo tatlo to.
So ito, tiklopin nyo na lang to guys. Dalawa lang yung kailangan natin, yung itong blue and brown. So ito, i-electrical tape ko na agad para hindi na tayo malito mamaya. So ayan, yan, itago na natin si yellow. So ang second natin gagawin ay babalatan na natin ang kabilang dulo nito. Babalatan natin to guys using the cutter. Ayan. Yan, nabalitan na natin. Kailangan natin habaan to kasi lalagay pa natin to ng electrical tape kasi bawal silang magdikit guys. Alam nyo naman yan guys. Dahil magkakaroon ng short circuit at doon nagsisimula ang ating mga kasunugan. Kasunugan. Yan. Ingat-ingatan natin na hindi masugatan yung nasa loob na cord. So yan guys, ready na tong ating ano. Yan. Focus ka naman. Yan. So ito naman guys ang babalatan natin. Yung dulo naman ito. Yan, so nabalatan na natin ang magkabilang dulo guys. So ipagkakabit na natin sila. So ang malapit sa blue ay ang black. So sila ipagkakabit ko guys. Napagkabit na natin sila. Ba tayo mag-focus? Yan, okay. Yan, napagkabit na natin sila guys. So, kailangan na nating balutin sila para hindi sila magdikit. Okay, yan. Tapos na guys na balutan na natin sila separately. Dinoble ko talaga to guys kasi para sure tayo na walang sunog na magaganap. Ayan, nakadoble na sila. At ngayon, babalutan ulit natin sila para hindi naman expose yung ating mga internal organs. Yan, babalutin na ulit siya. So, pasensya na sa mga electrician dyan ha, kung na-violate akong pag-electrical tape ha. Kung wala sa direction, pasensyahan nyo na. Pwede kayo mag-comment guys kung gusto nyo kong i-correct. Mga professional natin dyan, electrician, it's fine. Para may matutunan tayo at ganun din ang mga manonood. Di naman masama guys na ano, diba? Na hindi mo alam lahat. Okay guys, tapos na nating balutin ang dalawang wire sa loob. Ayan. Okay na dito guys, sa dulong ito, sa dulong part na ito. Yung gagawin naman natin guys ay yung kabilang dulo kung saan natin isasaksak or ilalagay ang ating plug. Ayan, Omni, baka naman. hindi sila sponsor guys ha. Baka naman Omni. Regular plug lang to guys, regular plug. Ayan. So LED light lang naman to kasi guys eh, LED light. 50 watts LED light na RGB type. So ayan guys, ulitin natin, babalatan ulit natin, same sa ginawa natin sa kabilang dulo kanina. Kailangan din pala natin, di ko na mention ng screwdriver, yan. Para dito, syempre kailangan natin buksan to guys, yan. Counterclockwise kapag luluwagan. Yan, itabing mabuti, baka mawala. At bubuksan na natin, yan. So ayan siya yung loob niya guys. So ito, kailangan natin tanggalin to para siya yung taga-hold ng cord, ng buong cord. Yan guys, iipitin niya kasi to guys, yung dito banda. Ito yung pang-ipit niya guys. Yan, tatanggalin din natin to para dyan natin ilalagay yung exposed na wire. Yan, babalatan ko pa to guys bago natin ikabit dito. Tamang length lang guys, hanggang dito lang. Yung exposed, mga 1/3 ng centimeter. And the other one. So, to continue guys, kailangan na natin tong. So, tanggalin natin ito guys. Counterclockwise ang pag-loose ng mga screw guys ha. Counterclockwise. So, yan. Tanggalin natin siya. Tanggalin ulit natin ito. Pamamaya hindi natin mahirapan. Kasi may mga nakaambang ano na. Wire kapag hindi natin agad tinanggal ito guys.
Next na gagawin natin, ilalagay na natin dito. Ayan. Ayan, tama na yan siguro, guys. Ganyan siya, guys. Yan. Perfectly fit. Diba? Then, kakabit na natin to. Ito, pang-ambang natin. So, hey guys, higpitan na natin. Higpitan na natin to para maipit si main cord. So, naka-settle na siya dyan. Hindi na siya matatanggal. Kahit anong hila mo dito, hindi na siya matatanggal, guys. So, ito yung purpose nito, guys, para mag-lock siya sa cord at hindi gumalaw-galaw. Kasi pag gumalaw-galaw to, gagalaw yung sa loob. So, next natin gagawin ay yung screw. Yan. So, clockwise na, guys, sa paghihigpit. Yan. Tapos, iipit natin to, yung naka-exposed na wire. Dapat maipit siya, guys, ng bakal. So, the other one, yan. So, yan, guys, nakadikit na sila dyan. Ngayon, para safe tayo at sigurado tayo hindi sila magdidikit, lalagyan natin ng electrical tape. Ayan, ganyan lang sa kaliit, guys. Yan, dalawa. Takpan lang natin. Hindi ko alam kung kailangan takpan pa, pero gusto kong makasigurado, guys, na hindi siya exposed sa isa't isa. Yan, guys, nakatakip na siya. Tapos na tayo. Kakabit na natin uli ang kanyang cover. Di ba, guys? Saktong-sakto yung ano, guys, oh. Yung butas niya, oh. Sakto sa wire natin. Ibabalik na natin ang nag-iisang screw. Yan. Tapos na tayo, guys. Ganun lang, guys, magkabit. Yan. It's done. Let's try it. Turn. Ayan, guys. See? Umiiba yung kulay ng ating wall. Yan yung purpose niya, guys. Gagamitin natin siya ng remote para makontrol natin yung kanyang, makontrol natin ang kanyang ilaw. So, yan, meron siyang plastic para hindi ma-drain agad yung battery. So, yan, tatanggalin na natin. So, ganito kalit ang battery. Yan, battery na remote natin. CR12-0. Demo natin yung remote. This is off. This is on. Ito yung increase. Decrease. Yan. Tapos, ito yung red. Ito yung green. Ito yung violet. Ito, may kasama na siyang ano, ibang kulay. Pag pinindot mo ito, guys, may kasama siyang konting green. Yan, mas malakas yung green. Mas lumakas yung green, kaya naging orange na. And yellow. Tapos, green naman, guys. Green. Ang kulay ito, guys. Ito, may halo na itong blue. Mas lumakas yung blue, guys. Yan. This one, ito naman yung blue. Yan, violet. Pink. Yan. May iba-ibang kulay niya, guys. Yan yung strobe, guys. Pumipikit-pikit. Parang naaantok siya. Yan, ganyan yung strobe. Ito naman yung fade. Kita nyo, guys, umiiba-iba yung kulay, pero mahina lang. Kumbaga, smooth yung kanyang transition ng ilaw niya from different colors. Yan. Yan yung fade, guys. Yan yung strobe. Namamatay talaga yung ilaw pala yung strobe. Ito yung smooth. Yan yung smooth. Parang flashing din siya, guys, yung smooth, pero mas ano, mas mahina sa flashing. Sa flash na option, I mean flash. Ito yung flash, ito yung smooth, yan yung smooth, guys. Ito yung flash, para ma-differentiate natin. Yan, mabilis sa guys yung flash. Yan, guys, yung option natin, saka yung different na ilaw. Pwedeng hinaan, pwedeng babaan yung ilaw. Red, yan. Babaan natin yung ilaw, guys. Yan. Yan yung pinakamababa, guys, na ilaw. Then, ang pinakamalakas na ilaw. Ng red. Yung kagandaan nito, guys, hindi mo na kailangan ng madaming color ng felt cloth. Hindi mo na kailangan ng madaming kulay kasi sa RGB na floodlight, pwede mo nang iba-ibahin yung color ng background mo. So, nasa sa'yo ang option kung gusto mo pa ng iba-ibang color ng felt cloth. Sa inyo yon kung gusto nyo bumili.
Pero kung mababa pa yung budget natin sa pag-vlog, ito na lang muna yung gamitin nyo. Basta mayroon kayong ano, plain white wall or kahit isang felt cloth na light color or yung mga white or dirty white, mga ganong color na felt cloth, pwede na yon. At iba-ibahin na lang natin yung kulay gamit ang RGB floodlight. Yun yung purpose nito, guys. So, ayun na guys, nagawa na natin yung ating floodlight. Do it yourself na pagkakabit ng cord at saka ng plug, kasi ito mula siyang cord at plug. And ganun din naman yung mga nakita kong floodlight sa store, wala din silang cord. Ang pinakamura yata ang floodlight na nakita ko is 1,200 or 1,500, hindi ko lang masyadong matandaan, pero ganun siya guys kamahal. And itong floodlight na to, napakamura, LED floodlight. LED rin yun sa kanila. Wala lang ako nakitang floodlight doon na RGB type. Yung floodlight lang nila na available is yung white color and orange color. Yun nga guys, napakamahal ng ano, binibenta nilang floodlight. So dito makakamura ka, 300 plus lang ito. Nagagandang talaga ako sa mga YouTuber na gumagamit ng plain background na iba-ibang kulay. Parang napakalinis kasi niyang tingnan guys. Maganda yung plain lang background mo para habang nagbo-vlog ka or nagsasalita ka, eh sa'yo nakafocus yung nanonood. So yun yung purpose nito guys, pang paganda ng ating background at magkaroon siya ng gradient effect. Yung color natin, hindi lang siya blank, green, blue. Meron siyang spotlight sa kanya para gumanda yung kanyang color. So, ayun guys, doon na nagtatapos ang ating vlog for today. Thank you for watching and please don't forget to like, comment, and share this video. And mag-subscribe na rin kayo at pindutin na rin ang notification bell katabi ng subscribe button para maging updated kayo sa aking every upload. Bye-bye!